Ayun mga kaibigan, bali, share ko sa inyo kung paano ba mag-claim ng pera sa Palawan Express, no? Nung nakaraan, gumawa na ako ng video kung paano magpadala sa Palawan Express. Ngayon naman, i-share ko sa inyo kung paano ba mag-claim ng pera sa Palawan Express. Ngayon, bali, simulan na kaagad natin, no? Pagkatapos ng intro na to. Ngayon, una mong gagawin kapag nasa Palawan Express ka na, no, humingi ka muna ng receiving form dun sa staff ng Palawan bago ka pumila, no, para habang nasa pila ka, pwede mo nang fill upan yung form. No, ano ba yung kulay ng form na hihingin mo dun sa staff? Ang kulay ng receiving form is kulay dilaw. No? So, yun yung form na hihingin mo, yung kulay dilaw na form. Bali kasi pag magpapadala ka, yung form is kulay puti. No. Ngayon, since mag-claim ka, magkukuha ka ng pera, yung kulay dilaw yung form na hihingin mo. Tapos, bakit ko ina-advise na humingi ka muna ng form? No, para habang nasa pila ka, is napi-fill upan muna siya, no. Para pag ikaw na ita-transact, mabilis yung proseso. Tapos, ayan, so ano ba yung fi-fill upan mo sa form, no? So, ano ba yung itsura ng form? So, habang nasa pila ka, ito yung pipilapan mo, ganito. Ayan, so ganyan yung itsura ng receiving form na pipilapan mo. Bali, sa upper part, no, makikita mo yung transaction code. Ano ba yung ilalagay dyan? Ang ilalagay dyan is yung reference code, no, na na-receive mo, ano, galing kay Palawan. Kasi, kapag magpapadala kay Palawan, yung receiver, makaka-receive siya ng text message from Palawan na nagsasabi na pwede niya nang kunin yung pinadala, no? At may reference number nga yun, may reference code yun. So, yun yung ilalagay nyo dito sa transaction code. Ayan. So, yan yung bali, sa bali yan yung example ng transaction code, no? Sample lang yan, no? Para magkaroon kayo ng guide. Bali, doon sa date, ilalagay nyo lang dyan kung, syempre, kung kailan nyo i-claim. Ngayon, sa part ng receiver, meron dyan dalawang check, no, kung makikita nyo. Name and mobile number. Syempre, since ikaw yung receiver, ikaw yung mag-claim, yung pangalan mo yung ilalagay mo dyan, saka mobile number mo. Tapos, doon sa baba naman, part ng sender, meron ding dalawang check, no? Name and mobile number. So, dyan mo naman ilalagay yung pangalan nung nagpadala, tsaka mobile number nung nagpadala, no? Tapos, sa may bandang baba ng sender, meron dyan nakalagay na amount, no? Bali, may tatlong check yan na kailangan mong fill upan. Yung amount, yung purpose of transaction, yung relationship to sender. Yung amount, doon mo ilalagay kung magkano ba yung i-claim mo na pera, no? Tapos doon sa purpose of transaction, ikaw na yung bahala maglagay doon kung payment ba siya or ako kasi usually nilalagay ko lang doon is payment, no? Relationship to sender. Ang ilalagay mo naman doon, syempre kung ano ba yung relationship mo doon sa sender, no? Kung nanay mo ba siya, tito, kamag-anak, basta kahit kung kamag-anak. Pero kapag hindi mo naman kilala, pwede mo naman ilagay na ano na lang, friends, ganun. Kaya buyer, ganun. Ngayon, sa part doon sa may tapat niya, total, meron kang makikita ang total dyan. Ilagay mo na rin dyan, no, kung magkano ba yung i-claim mo. Ayan. Tapos, sa may bandang baba, sa may pinakababa, makikita mo yung isang check, no, doon sa part ng signature over printed name. Kailangan mo nang isulat yung name mo printed, no, tapos saka mo siya pipirmahan. So requirements 'yan. So 'yan lang yung mga kailangan mong fill upan, no, pag magki-claim ka ng pera sa Palawan Express. Bali, ganun lang naman siya kadali, hindi naman siya ganun kakomplikado, no, kung iisipin. Ayun, bali alam mo na kung paano mag-fill up ng form. Ngayon, kapag ikaw na ita-transact, ibibigay mo lang yung form na fill upan mo kasama ng ID mo.
No, kailangan ng ID kasi i-validate nila 'yon, i-check nila 'yon kung ikaw ba talaga yung tao na nandoon sa system nila, no, na dapat mag-claim ng pera, no. Kung estudyante ka pa lang, pwede 'yon. Basta yung updated mo na ID, no, hindi pwede yung ID mo pa nung nakaraang taon. Basta yung updated mo na ID. Tapos, actually, tinanong ko kasi kung paano nga ba kung walang ID or wala talagang ID. So, ang kailangan talaga nila ng ID. So, sabi kasi nung staff sa akin, kailangan talaga ng ID. So, hanggat maaari, yung papadala nyo, mainam, na mayroon silang ID, no, kahit pa paano, na maipapakita kapag i-claim nila yung pera. Tapos, hanggat maaari, no, sa magpapadala, no, dapat i-double check nila na dapat tama yung pangalan, yung spelling, no, bago sila umalis dun sa Palawan. Kasi minsan, sa part ng mag-claim, kapag mali yung naka-reflect na pangalan, mali yung spelling, minsan hindi nila nakiklaim. Actually, hindi nga nila talaga nakiklaim. Basta lagi lang i-check nung magpapadala, no, yung pangalan bago siya umalis sa Palawan Express, no, na dapat tama para mapabago niya na agad, no, para hindi naman mahirapan yung magiklaim na kunin yung pera. Bali, kapag ka na-validate na nila, no, yung ID mo na tama naman, bali, ibibigay na sa iyo yung pera, yung amount ng pera na i-claim mo. Kasama nung resibo, no, nakatunayan na kinilim mo na yung pera. So, dun lang matatapos yung proseso, no. Sagat maaari, bilangin mo muna yung pera bago ka umalis, no, para makasigurado ka na tama yung amount na nakuha mo. Tapos, so, nga pala, ang advice ko kapag ka mag-claim ka ng pera sa Palawan, kung matao dun sa lugar nyo, mas maganda na agahan ninyo. Kung wala namang masyadong tao, kung wala namang masyadong nagpapadala, okay lang na kahit medyo tanghaliin kayo, no? Pero kung matao siya, advice ko, agahan ninyo kasi para maiwasan yung pila, yung mahabang pila, at para mauna kayo sa Palawan. Tapos siyempre, pag nauna kayo sa Palawan, kayo yung unang itatransact, mabilis kayong matatapos. So, makakasave tayo ng oras. Tapos, oo nga pala, no, si Palawan, meron silang cut-off na 12 ng tanghali. So, bali, huwag kayong magpapadala sa Palawan or magkiklaim ng pera ng 12 ng tanghali kasi nakabreak sila. Ang resume nila is alauna ng hapon. So, iwasan nyo yung 12 to 1, no, na oras. Kasi baka pagdating nyo sa Palawan is akalain nyo sarado, pero nakabreak lang sila. Ang resume kasi nila is 1, alauna ng hapon. Kasi syempre, magbe-break din yung stop ng isang oras sa tanghali. Kaya pagkakain. Yun. So, yun, iwasan nyo lang yung ganung oras, no. Tapos, kung online seller ka naman or kung may balak kang mag-online selling, at least alam mo na rin yung kung paano magpadala, mag-claim ng pera sa Palawan. Kasi usually yung Palawan is isa rin yan sa mode of payment, no, na pwede mong ibigay na option dun sa buyer mo. Kung sakaling may balak ka mag-online selling. So at least kahit paano meron ka ng idea. Huwag kayong mag-alala kasi mag-upload pa ako ng mga informative na videos kagaya nito, no. At sana supportahan nyo rin ako by subscribing to this channel para lagi rin kayong updated sa mga ganitong klase na video. Ayun, basta yun, kalmado lang tayo. Peace out.